Buo ang suporta ng administrasyon sa lahat ng kakailanganin ng Philippine Army Special Forces Regiment Airborne. Tiniyak ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ika-61 anibersaryo ng elite unit kung saan sandali siyang nagsanay noon sa Special Forces Operations. Mahalagaan niya ang papel na ginagampanan ng Special Forces sa gitna ng mga pandaigdigang banta na kinakaharap ng Pilipinas ngayon. We assure you of the administration's unassailable commitment and that of your commander-in-chief support in all of your undertakings, strengthening your capabilities and ensuring your welfare and that of your families. Your mastery of unconventional warfare strategies become all the more relevant and significant in view of the complex threat that our nation now faces. Isa sa mga nagtatag ng Special Forces ang tiyuhin ni Pangulong Marcos Jr. na si dating Pangulong Fidel V. Ramos noong 1962 na nooy isang kapitan na katatapos lamang sumailalim sa Special Warfare Training sa Amerika. Bihasa ang Special Forces sa unconventional at psychological warfare, kaya madalas isabak ang mga tropa nito sa counterinsurgency at counterterrorism operations. Sumasabak din ang grupo sa mga rescue mission, tulad ng may nasunog na barko habang naglalayag papunta sa Sulu noong Marso. We are grateful to have witnessed the efforts that leverage your expertise and demonstrate the core principles in the performance of your duties. You have exemplified self-sacrifice and resilience, going beyond the call of duty to safeguard communities towards the attainment of internal security and of the peace of the Republic. Through the responses for humanitarian assistance, you have created a ripple of hope in our communities, increased our people's trust in the military and in the government. Binigyang pugay din ng Pangulo ngayong araw ang mga Pilipinong seaman sa paggunita ng Day of the Seafarer. Taon-taon itong ipinagdiriwang tuwing June 25 bilang pagkilala sa mga ambag ng mga mandaragat sa pandaigdigang kalakalan at ekonomiya ng iba-ibang bansa. Ang industriyang ito ay kailangan suportahan at protektahan upang mapanatili ang kalidad ng kakilala sa buong mundo. Sa pagunita natin ng mga okasyong ito, tandaan natin na makabagong pag-iisip at mas aktibong pakikibahagi sa mga kampanyang ito ang siyang magdadala sa atin sa isang bagong Pilipinas. Tinatayang 700,000 Pinoy seaman ang naglalayag sa mga barko sa loob at labas ng Pilipinas. Patuloy na pinaiigting ng pamahalaan ang pagsasanay at pagpapataas ng pamantayan ng mga Filipino seafarer, lalo na't muntik nang suspindihin ang European Union ang pagkilala sa kanilang certification dahil sa umano'y kakulangan sa training, lalo na't muntik nang suspindihin ang European Union ang pagkilala sa kanilang certification dahil sa umano'y kakulangan ng training at sistema sa bansa. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,